So yan, sa Jonah chapter 4, verse 2. Yan. Basahin ko lang po. That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. So yung background nito, kaya nasabi ni Jonah to, sinasabi niya to na actually galit siya, no? He is very anger, no? Doon sa mga taga Ninevites, no? Sa kasi since enemy niya nga yung mga taga Ninevites, no? Hindi sila Israelites. And sinabi niya to out of his anger. No? Pero he is describing the character of God. It is almost it is the same kung paano dinescribe ni Moses sa Exodus. Sign ko lang sa Exodus 34 verse 6. Sabi dito, "The Lord passed before him and proclaimed, 'The Lord, O God, merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness.'" So, almost same yung pagkaka-describe sa kanila kung dinescribe nila yung character ni God, no? Pero situation ni Moses, ito yung time na yung mga Israelites they worship yung golden calf, no? And dito naman sa situation naman ni Jonah, ito yung time na nagrepent yung mga taga Ninevites and God relented on it. And pinorgive sila ng Panginoon. No, hindi binuo sa kanila yung galit, mga ganun. And galit na galit si Jonah doon dahil gracious si God sa mga Ninevites. Kasi nga they were tinitingnan ni Jonah yung Ninevites na enemy sila. And ayun nga, nandun yung time na sobrang gracious si God doon sa kalaban nila. And kaya sinabi ni Jonah to na that is why I made to haste to flee to Tarshish, for I knew that you are gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and relenting from disaster. And kung makita natin, sobrang sa una ano tayo pwede tayong matawa kasi sinasabi niya to out of his anger. Maga sinasabi niya yung character ni God. Pero hindi maayos yung ano niya, yung puso niya, no? And may hindi okay yung puso niya dahil doon sa mga enemies niya sa Ninevites. And ganun din kay Moses, no? Na ni-reveal ng Panginoon through Moses sa pamamagitan ng salita ni Moses, na yung patience, yung mercy para doon sa mga undeserving people, no? Itong mga Ninevites, they were undeserving people. Even doon sa part nung kay Jonah, mga Ninevites, they were undeserving people, no? Hindi sila, since sa Old Testament, yung promise ng Panginoon is to the Israelites, no? And ganun din, itong mga to, pinakita kung gaano ka-gracious si God, no? Sabi dito, he is slow to anger. No? Sobrang merciful si God kanila. And sa situation ni Jonah, no? Na hindi okay sa kanya na ipakita ng Panginoon yung mercy, yung grasya. Maga parang ang nangyari is inaano niya na hindi deserving ng mga taong to yung awa mo. Pero alam niya na gracious si God. Pero in his anger, no, dinidescribe niya, hindi deserving ng mga taong to yung grasya mo. Medyo may pagka-contradict yung part na yun. No? Pero ayun yung isa sa mga mali ni Jonah sa puso niya. No? Actually, meron dito isang notes coming from Eugene Martin, no? Sabi niya dito, Jonah's sin here is pretending to be more careful of God's glory and more qualified to advance it than God himself.
Jonah wishes he could tell God what to do. Whereas Jonah was running from God in chapter 1, he now tries to run God. Baga, he's telling na, Panginoon, ito yung gawin mo. He's telling God what to do. No? And, dahil hindi niya alam kung paano talaga, hindi niya mag-grasp. Although may idea siya na gracious si God, pero hindi niya mag-grasp kung paano ine-execute ng Panginoon yung grasya niya. No? And, ganun din no, sa atin. May mga times na we are, especially sa mga unbelieving ones, no? May mga magkakaroon tayo ng conflict, and even sa mga kapwa natin believer, no? we have a conflict, and we treat them as enemies, no? Pero, isa sa mga kailangan nating malaman, no? Isa kailangan nating matandaan, that sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin, God is gracious to them, no? Ayun nga, even yung common grace, binigay yun ng Panginoon, and sa kanila, and wala tayo sa posisyon para ipagdamot natin yung pagiging gracious natin sa kanila, sa mga taong sa ayun tinuturing nating enemies. Kaya that's why in the New Testament Christ commanded us to love our enemies, and ganun din si God, binigay niya yung tawag dito, minamanifest niya, no, yung pag-ibig niya, yung awa niya, yung grace niya through Christ, no. And yung pinaka responsibility natin, no, is to na magmanifest din ito sa atin, no. Wala tayo sa posisyon para ipagdamot yung mga bagay na yon, dahil ibinigay lang sa atin ng Panginoon yon, and kailangan mag-abound sa atin yung mercy, yung gracious sa mga tao na kasalumuhan natin. And, ayun, sa part na yon na we should love them. And, ganun din na kailangan, hindi man natin mag-grasp kung paano kumikilos sa Panginoon, hindi natin makita yung pinakabuuan, pero ni-reveal ng Panginoon sa kanyang salita, sa scripture, kung paano siya pa, ka-gracious, no? And kung paano siya maaawain, yan. Ayan, ka-merciful, no? And we should be thankful, no, na dahil andyan yung scripture to remind us, no? Hindi man natin talagang paano nangyari yun? Hindi natin maintindihan kung gaano, hindi natin makuha yung pinakabuo kung paano tayo minahal ng Panginoon. And ngayon we should be praise God and thank God na ni-reveal niya sa atin yon, and minanifest niya sa atin yon through Christ, no? And magkaroon din tayo, we should be praying na magkaroon tayo ng deep understanding, dahil nga we are very limited we are very limited sa utak natin. We should pray kung ano yung right understanding sa character ng Panginoon, sa attributes niya, and ma-appreciate natin yung character niya through His Word. So, ayun lang po yung devotion natin. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga nito, Panginoon, na ni-remind mo kami kung ano yung karakter mo, Panginoon, kung gano'ng kaka-gracious, kung paano mo kami minahal sa pamamagitan ng iyong anak, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas maintindihan pa namin kung sino ka, mas maintindihan pa namin kung ano yung karakter mo, Panginoon, na nire-reveal mo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo kami, bigyan mo kami ng wisdom sa lahat ng kakaharapin namin, Panginoon, kung paano namin to iabon, Panginoon, sa mga taong nakasalumuhan namin, sa brother and sister namin, Panginoon, sa family namin, sa mga kaibigan namin, Panginoon. Tulungan mo kami to be more gracious and merciful everyday, Panginoon. Marami pong salamat. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. And
Okay.